morning. Update ko kayo dito sa ating mga lettuce dito sa ating bagong gawang mini greenhouse. And ito na sila ngayon ng ating mga lolevionda. So ayan. Ito na yung ating lalik. Ayan. Tapos, meron tayong mga sumunod na batch ng lolevionda. Naka-ready na rin. Halos kaka-transplant lang yan. Pang 4 days nila ngayon. And ito yung sumunod dito na batch ng lalik. Ayan, malalaki na rin sila. 1 week na sila dyan. Ito na yung ating lolevionda na first batch. So ano na sila ngayon? 1 month. 1 month na sila. And kagaya ng sabi ko, i-update ko kayo after 1 week kung ano yung mangyayari dito sa ating mga lolevionda na nagkaroon ng root rot, no? Nangitim lahat ng ugat nila. So ang experiment ko dito, yung tingin ko na dahilan is yung kulang ng oxygen. So ang ginawa ko, lahat ng kanilang mga baso binawas, dinagdagan ko ng butas, nilakihan ko talaga. So kung napapansin nyo, hindi sila namatay, lumago sila. Ayan, sobrang lago na nila. Actually, ilang days na lang pwede nang i-harvest to. Ayan, yung napapansin nyo, nilakihan ko yung mga butas. Tapos naglabas sila ng napakadaming ugat. Ayan, lahat yan maraming ugat na. Kasi pinag lalakihan ko yung mga butas ng kanilang mga baso. And ang naging effect na tingin ko dito is sobra silang naglakihan talaga. Kagaya nitong isa. Ayan o. Ayan o. Laki na yan. And ito isa. Yan. Nilakihan ko yung mga butas ng kanilang mga baso. And after noon, talagang ayan, nagsilakyan sila bigla. Itong lalik, nalakihan pa ng lolevionda kasi yung lalik talaga matagal yung ano nila. Matagal yung kanilang paglaki. Naabot ng 2 buwan daw yan. Kasi kung napapansin nyo, mas naunang lumaki yung ng mga nakaraang linggo, mas malaki yung lalik dito sa lolevionda. Pero ngayon, tingnan nyo, ilang araw na lang harvestin na yung lolevionda, pero yung lalik, kailangan pa natin mag-extend ng ilang linggo. Ayan. Tapos mamaya, meron tayong bagong tuna box doon. Magta-transplant tayo ng lolevionda ulit doon. Kasi malalaki na yung seedling natin doon sa kabila. So, kailangan na natin i-transplant. Okay. So, next video natin, harvest na tayo. I-deliver na natin sa mga customer natin kasi naka-order na to lahat. Halos lahat nito order na, kaya i-deliver na lang natin. Ayan. So yun lang ang aking update dito sa aking greenhouse dito sa rooftop. Okay pa naman yung water system nila.
Okay na yung roots nila, hindi na umiitim. So siguro oxygen lang yung kailangan kasi kailangan pa rin ng oxygen talaga ng lettuce kahit nakatanim siya dito sa tuna box. So yung method na ginagawa ko ganun pa rin, twice a day ginagawan ko ng bubbles yung loob nito, yung tubig, para may oxygen sila. And then yung remedy na ginawa ko dito, which is yung nilakyan ko yung mga ano, ayan, kung napapansin nyo, sobrang daming ugat na lumalabas, hindi lang pala siya makahinga ng maayos. So yun lang, see you sa susunod na update nito, mag-harvest na tayo. Bye!